Hey guys, it's Cham. So recently, galing kami ng mom ko sa Japan. And some of you are asking kung paano ako nakakuha ng Japan visa. Ano yung requirements and gaano katagal, magkano. So, share ko yung experience ko sa inyo ng pagkuha ng Japan visa and how I got it after 3 days lang. So, I applied through Attic Tours. Dalawa talaga pinagpipilian ko, Attic and Relly. So, sila yung, based on my research, sila yung dalawang pinakasikat na agency pag kukuha ka ng Japan visa. That time, medyo gahol na ako sa oras and gusto kong malaman kung anong agency yung pinakamabilis. So, according sa reviews, pinakamabilis daw yung Attic Tours. Pero mas mahal sa Attic ng konti. I think it's 1.5. Correct ko na lang dito pag nagkamali ako kasi tinatry ko lang alalahanin. And Relly costs 1,200 pesos. So, requirements ay, first of all, syempre, passport. Passport with signature. So, make sure na walang, na super maayos yung passport nyo. Kasi ako nun, may punit na konti yung passport ko. So, nag-apply pa ako ng bago. Ayun. So, make sure maayos yung passport nyo. Especially yung front. Kung saan may picture and may name nyo. Second is application form. And pwede nyo siya i-download dito. So, attach nyo lang din dyan yung picture nyo. Ako nagpa-picture ako. And I wore like a polo. Hindi na daw sila nag-accept ngayon ng edited collar. So, take note of that. And particular sila sa size. So, that's 4.5 by 3.5 centimeters. Next is PSA issued birth certificate. Madali na kumuha ngayon ng PSA issued birth certificate. Ako, yung sa akin, kinuha ko siya online. And after 2 business days, I think, na-receive ko na siya. Kung married ka, kailangan mo rin ng marriage certificate. Next is yung itinerary in Japan. Yung sa akin, actually hindi ko siya nagawa beforehand. Pero syempre, kung kaya nyo, gawin nyo. Ako, nung dumating sa Attic Tours, nagbigay lang sila ng form and may format na dun. So, ayun, nilagay ko lang yung daily itinerary namin and kung saan kami magsistay, yung address ng hotel and contact number. So, lahat naman yun pwede mong makuha sa Google. Like yung address and contact number nung pagsistay mong hotel. Next is applicant's bank certificate. And so, in my case, kumuha ako ng bank certificate and bank statement. So, magkaiba silang dalawa. Yung bank statement, nandun yung balance ko within the last 6 months. So, pumunta lang ako sa main branch ko. And I asked them for bank statement and bank certificate. Tapos, tinanong nila yung purpose. Sabi ko, Japan visa. And they assisted me with that naman. Ang nagastos ko lang dun, parang 100 pesos that time. Siguro sa printing fee or something. Pero ayun, 100 pesos para dun sa bank statement sa bangko. Ayun, so usually, ang tanong, magkano ba dapat laman ng bangko mo to be approved sa single entry? According to my research, sabi-sabi lang naman, wala akong makitang Japan embassy ang nagsabi. Pero, sabi nila, around 10,000 a day. For example, 3 days ka magsistay sa Japan, it should be more than 30,000. Kung 6 days kang magsistay sa Japan, it should be more than 60,000. Okay, next is ITR. And then, if you are employed, employment certificate must indicate period of employment, salary, and position. For business owners, DTI certificate of business name registration and mayor's permit from the city hall. Kung student, like me, since OJT ako that time, hindi ako nag-submit ng employment certificate, syempre. Ang sinubmit ko ay school ID and certificate of enrollment.
Sa Attic Tour, sa Rojas Boulevard pala ako nag-apply since yun yung main branch. And according to the reviews, sila yung pinakamabilis. Although, wala namang guarantee kasi nung tinawagan ko sila, they said it will take parang 5 to 7 business days. Pero ako, after 3 business days, nakuha ko na agad yun sa akin. Nag-text na sila and pinuntahan ko na sila agad. So ayun, malamang marami pa akong di nasagot. Dahil nung nagre-research din ako, bago kami pumunta ng Japan, ang dami ko rin tanong. So, if you have questions, lagyan nyo na lang sa comments and I'll try to answer them. And if you haven't yet, I have my Japan vlogs here. Kung di nyo pa napapanood and you want ideas kung saan pupunta sa Kyoto and Tokyo. Yun lang guys, thank you so much for watching!